Hello mga guys, magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po nanonood ng aking video na to, maraming salamat po at huwag niyo pong kalimutan pindutin yung subscribe button tsaka yung tiny bell button para po lagi updated kayo sa mga video kina-upload. Mga guys, ngayong araw na to, meron po akong isi-share sa inyo na video tungkol sa big bike din sa makina. Kung paano natin, paano magpalit ng crankshaft bearing sa mga big bike na 4-cylinder. So, ngayon mga guys, papakita ko sa inyo kung paano malaman yung tamang sukat ng crankshaft bearing. Kasi, yung bearing kasi ng 4-cylinder mga guys, ng mga modelo ngayon, hindi po siya pare-parehas ng sukat ng bearing. Hindi siya katulad ng maliliit na dalawang piraso lang, kaliwat kanan lang yung pinaka bearing nila, yung pinaka crankshaft bearing. So, itong mga big bike mga guys, bali yung journal kasi nito parang sasakyan. So paano ba natin malaman na magpalitan ng bearing na yung tamang sukat ang ikakabit natin? So mga guys, mapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. Crankshaft ng big bike, 4-cylinder. So, ito mga guys, itong journal na to, ito po yung sa crankshaft. Yan. So, ito yung crankshaft bearing kung tawagin. So, ang crankshaft bearing ng mga big bike mga guys, ganito po siya, half bearing. Ito po yung sa mga modelo. Pero sa mga lumang big bike mga guys, meron pa rin siyang ball bearing. Yung mga 80s, 90s, meron pa po siyang ginagamit na mga ball bearing. So, mga guys, paano ba natin malaman kung tamang bearing yung ilalagay natin? Kasi mga guys, itong journal na to, hindi po sila pare-parehas ng sukat. Magkaiba po yung kapal. Bicolor to mga guys. Pag sinabi kasing bicolor mga guys, bawat color mga guys, magkaiba po yung sukat. So itong mga journal na to, hindi sila pare-parehas ng kulay. Pag hindi magkaparehas ang kulay, magkaiba sukat nun mga guys. Yun po yung code na sa manual. So yun po yung procedure na sinusunod namin para magpalit ng bearing. So mga guys, pakita ko sa inyo kung paano tayo paano magpalit ng bearing dito. So ang una natin gagawin mga guys, kung makikita ninyo, tapos natin yan, ilawan natin mga guys. Yan mga guys. Kung nakikita nyo mga guys, mayroon pong code sa crankcase. Yan. Ito pong code na to, masyado maliwanag yan. Yan mga guys, nakikita nyo yan mga guys, mayroon pong code na nakalagay sa crankcase. So yan po yung kukunin natin. Gagawa tayo ng ang palagay po dyan mga guys, B. So isusulat na dito mga guys, ha? B. So yan na ang palagay ko, B, A, D, A, A. So ayun mga guys, sinulat ko na dito. Ito po yung sa crankcase ng makina. So ang susunod natin kukunin mga guys, ito po yung sa crankshaft naman, na code. Yan, makita natin. Ako lang mga guys kung nakikita ninyo yan.
So ilawan natin baka sakali makita. Hirap. Sinakasilaw. Ayun mga guys, nakita nyo. B A E B B. So susulat natin dito. B A A B B. So ngayon na guys, kukunin natin yung manual ngayon. So gagawin natin. Ayan, ayan. 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 Na kayo mga guys ha. Hindi ako magaling mag-ano yung drawing eh. Para lang makuha natin yung tamang bearing na gagamitin natin. So ngayon titignan natin yung manual. Ganun lang kadali mga guys. Sana makatulong sa inyo itong video na ito mga guys. Sa mga mekaniko rin dyan na gumagawa ng mga big bike o sa mga mekaniko na gustong gumawa ng big bike. Sana makatulong ito sa inyo mga guys. Ito mga guys, kailangan susunod sa manual kasi mahirap. Dito hindi pwede mga guys, hindi pwede yung hula-hula na ano, yung higpit. Kailangan lahat detalyado mga guys. Ganun po dito. Kasi yung mga ginagawa namin dito ng mga makina mga guys, mga ano po ito mga guys. Kumbaga hindi na po stock. So hanapin natin yung, ito kasi sa pang shop to. Nasa crank pin ito mga guys. So ngayon dali ha. So lahat dito nakalagay yung bike clearance, kung ilang ito mga guys. So ayan, kung makikita ninyo mga guys yung ginawa natin. So ganito lang yun mga guys ha. Diba gumawa tayo ng ganito noon. So ito yung manual. So nakalagay dito select the specified bearings from the bearing selection table. So kailangan gumawa ka ng ganito. So ito na mga guys, gumawa na tayo. So ito po yung crankshaft outside diameter mga guys. So ito po yung sinasabing outside diameter. Ito po yung sa yung crankshaft outside diameter mga guys. So ngayon madali lang ito mga guys, ganito lang gagawin natin. Diba nakita nyo mga guys, itong ginawa natin, BB. Ito siya, ito yung sa crankcase. Tapos ito yung sa crankshaft. So ang gagawin natin, BB yung code dito. So hanap lang tayo BB. BB. So ang ano niya mga guys, ayan siya. So ayan, so brown. So ilagay natin dito brown mga guys. Ayan, brown. Tapos sunod naman, AA. So dito, hanap natin ang AA. So ito, green. Ayan, green. AA, green. Ayan. Ayan, green. Tapos, sunod naman, ito, BA. Black. Ayan, black. Tapos sunod AB. AB. So black ulit mga guys. So black ulit. Ayan, black ulit. Tapos sunod AB ulit. AB. So black ulit. Guys, ayun lang po. Ganun lang po kasi yung magawa ng ganitong
para makuha natin yung tamang bearing na ikakapit natin. So sa ibig sabihin sa Conrad naman mga guys, ganito pa rin, ganitong procedure pa rin. So hindi na po siya later, hindi po siya later, by number na po yung sa ano, sa connecting rod mga guys. So para malaman natin to, kailangan alam mo saan yung number 1 ng crankcase. Lagi nyo tatandaan mga guys, sa big bike, pag nakasakay kayo sa big bike, ang laging number 1 dyan mga guys, kaliwa. So ito po yung kaliwa mga guys. So sarado na lang. So ito mga guys, ganito po yung forma nito. So ito yung crankcase niya. So ito yung number 1. Lagi kang sa kaliwa mga guys. Basta mga inline na 4 cylinder, lagi yung kaliwa, yun po yung number 1. So 1, 2, 3, 4, yun po yung kaliwa. So yung bearing na yon na ano, susundin mo lang yun, yung brown, lagay mo lang sa number 1, tapos sunod noon yun. Sunod-sunod na yun mga guys. So yan lang po mga guys, nag-share ko sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa video na to. At pinag na rin yung subscribe button dyan para po lagi kayo updated sa mga video na po. Thank you mga guys.